May kakaibang fun run naman sa Quezon City. Ang mga kalahok na naka-Halloween costume, may obstacle course pa sa loob ng isang umanong haunted house. Live mula sa Quezon City, saksi si Isay Bea. Isay? Maki isang minuto nga bago ang pagpatak ng hating gabi ay tatakbo ang mga kalahok sa Halloween costume race dito. Magsisimula dito malapit sa People Power Monument sa EDSA. Todo Halloween costume pero hindi sa mga indoor party dadalo ang mga taong ito kundi tatakbo sa isang kakaibang fun run. Bata man o matanda, lahat posturang mananakot. Ang magkapatid na Rica at Lizelle Navarro galing pa ng Bukawi, Bulacan. Oh, nai-enjoy lang po ako. Nai-enjoy ka? Oo po. Handa ba kayo doon? Sila yung maghanda sa amin. Ang pinaghahandaan ng tapang, ang obstacle course na nasa loob pala ng isang haunted house. Ang bawat runner ay papasok sa madilim na haunted house na gawa sa tent at kung saan tila isang maze daw ang inilagay sa loob. Dito, pati bayan ang loob sa pagsalubong sa mga mananakot na animo yung mga multo at halimaw. Kaya naman bago ang karera, magga-Gangnam Style stretch ang mga kalahok. I'm pretty much interested. It looks pretty fun, like they say. Running in the Philippines is more fun, so I want to be part of it. Maaaring sumali sa 5K o 10K run ang mga kalahok. Bukas ito sa lahat ng gusto sumali, kahit hindi naka-costume pero hinihikayat ang lahat na gumaya. Samantala, Maki, mula alas 10 nga ng gabi ay bahagyang isasarado ang mga kalsada ng Bonnie Serrano Temple Drive, Green Meadows Avenue, Katipunan Avenue, White Plains Avenue para nga sa nasabing Midnight Costume Run. Muling bubuksan ang mga kalsadang ito pagkatapos ng karera. At live mula dito sa Quezon City, ako si Isay Reyes, ang inyong saksi.